Samot saring armas ang nakumpiska ng mga otoridad sa mga bahay sa tabi ng mansyon ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Kasabay nito, kinwento ng ilang residente sa Albuera, Leyte, ang modus sa ilegal na droga ng mag-amang Espinosa. Umaaksyon si Gary De Leon. Muling ginalugad ng mga otoridad ang mga bahay sa tabi ng mansyon ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa Sitio Tinago, Barangay Binolo, sa Albuera, Leyte. Nadiskubre rito ang mga granada at uniforme ng PNP na ibinaon sa lupa. Sa gilid naman ng isang bahay, nakuha ang isang high-powered machine gun, kalibre 45, mga bala at mga motorsiklo na ginagamit daw ng mga hitman na mag-amang Espinosa. Ayon sa pulisya, nanggaling ang tip sa mga sumukat na huling hitman, drug courier at driver ni Kerwin. Takot sila. Takot sila na masali sila sa kaso siguro nung baka mag-order ang alam na kasi nila na may file natin na kaso na sa kanila. Hinihikayat daw ni Kerwin ang mga magsasaka at mga residente ng Barangay Binolo at Palugo na sumali sa kanyang private army kapalit ng malaking pera. May 6 na defense line daw ang mga mansyon na ginawa para harangin ang mga pulis, army at mga kalaban ni Kerwin. Kasi bawat linya may mga radyo. Halimbawa, nag-release sila ng message na may papasok dyan. Tingnan nyo kung kilala nyo dyan. Kaya ang magkamaling pumasok sa Sitio Tinago na hindi kilala sa lugar, hindi na raw nakakalabas ng buhay. Ang mismong kagawad ng Barangay Binolo pa raw ang nagtatapon ng mga bangkay sa gitna ng dagat gamit ang mga jet ski. Yung pinatay nila sa yung dalawang sinunod ng baril, ako ang nagkarga dyan. Ang iba namang residente ng barangay, ginawang drug courier. Ako sir, isa talaga akong biyahidor sir. Sa anong biyahidor? Yung tagakuha ng item sir ng shabu sa galing Manila papunta dito, papunta Visayas. Mula sa kondo ni Kerwin sa Makati, muling sumasakay sa bus pabalik ng Leyte ang mga drug courier kung saan ibinibigay nila mahigit 5 kilong shabu sa bodeguero. Lahat ng mga shabu na binabiyahe nila galing ng Manila ay pupunta sa akin yan. Tapos, hintayin ko na lang yung tawag niya bago kukunin yung item na yun. Sa loob ng isang taon, mahigit 100 kilong shabu daw ang naibebenta ni Kerwin sa Eastern Visayas. Kaya sa takot ng mga residente ng dalawang barangay na madamay, sumuko sila sa pulisya kahapon. Idadaan sila sa debriefing para muling makabalik sa normal na buhay. Mula sa Albuera, Leyte, umaaksyon, Gary De Leon, News 5.